This podcast is brought to you by Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Kangaroo Fern is Australia's independent video and podcast management agency with the mission to help individuals and entrepreneurs to start their own podcasts and harness the power of podcasting. Book now via www.kangaroofern.com. A Kangaroo Fern production. A Guerrilla Podcast Syndicate. Thing we can do is just get stop to run. Stop to run, guys. Push, push, push every time. Extra, extra, extra session with Kiko Malicdem tackles everything about the world of sports, especially the one close to the host's heart, basketball. Updates, discussion, clarification, name it, extra session has it. Extra, okay, extra, good morning, ladies extra and gentlemen, session. And welcome Kiko to another Malicdem. Episode of Extra Session with Kiko Malicdem. And today, we have with us a veteran in Philippine basketball. He is well-known or best-known for his playing years with the Purefoods franchise in the PBA, wherein he was one of the key players of the team in one or two of their championships during his tenure. Mga ka-teammates, let's welcome ang dating medical team members sa PBA and of course PBL most valuable player, Mr. Roger Yap. Magandang umaga, Roger. Oh, good morning. Yes, and welcome sa extra session. Kamusta ang buhay ngayon? Medyo naninibago pa ang buhay ng bawat isa dahil sa, you know, sa pandemya. Oo nga eh, medyo ano ngayon eh, kasi walang basketball, mahirap talaga kung walang basketball, yun yung hinahanap ng katawan natin. So okay lang, at least ano. So, buhay pa din. Pag-usapan natin yung career mo. So ngayon, so syempre tigil yung mga sports, anong pinagkakaabalahan mo? Ngayon, nandun ako sa ano, actually nandun ako sa camp kami na ngayon, nag-extra rin na. Sa kaibigan yun, sama sa kaibigan. Eh, kahit pa paano, kumikita naman. About sa mga barel, mga ganyan. Nagpapalicense, nagpapahiltap, nagpapitc, ganyan. May mga kaibigan akong lumalapit sa akin. Inaano ko, tinano namin dun sa kamprano. I see. Now, let's talk about your basketball career. Paano ka nagsimula sa paglalaro nitong basketball? Nag-start ako 7 years old talaga. Nag-start ako mag-basketball. That time na ano, naglaro ako sa yung sa court namin dyan sa malapit sa harap mismo ng bahay ni, kung naalala niyo yung ano, yung dating Olympic player ng Toyota din si Joaquin Rojas, Jake Rojas. Nakita niya ako. Tapos yun, start noon. Sinabihan niya yung dad ko na i-training niya ako. Doon nag-start na nag-training ako basketball. I see. So, after nyon, sumali-sali ka sa mga liga-liga. Tama ba? Oo, yung mga liga doon sa ano muna, sa mga barangay, mga ganyan, liga namin. Nag-join ako doon. Tapos, doon mo natutunan yung mga gulang, ika nga. Hindi, medyo magulang din yung ano, yung nagtuturo sa akin si Coach Jake Rojas sa time nila na ano, siya yung pinakamagulang mag ano, kalaban mga ibang bansa. Korea. Magaling din talaga yun mag-ano. I see. Kaya magaling magturo. Now, paano mo na naisipan na itong basketball parang siya yung magiging magtutulak sa'yo. Ito yung magiging karir mo. Paano, kailan mo naisip yun? Nung tinitraining ako ni Coach Jay, actually, nag-ano ako, nagba-boxing din ako. Pero sinabihan ako ng daddy ko na huwag ka na dyan sa boxing, focus mo yung basketball. Kaya doon ako talaga nag-start. Pero yun nga lang, hindi ko rin nakalain na ano, maabot ko yung ano, yung pinakamataas na ano, yung PBA. Nung mga nag-try out ako, nung nag-start ako mag-college, nag-try out ako, hindi ako nakukuha. Oo. Kahit pinakamahinang team, hindi ako nakukuha. Kaya parang na, ano ako,
sobrang na ano ako noon. Sabi ko, bakit kaya, ano kaya problema? Ganyan. Bakit ako nakukuha? Okay naman yung laro ko, ganyan. Kasi nasanay na ako noon eh. Kalaban ko, mga varsity na. Tapos, humuhugot na ako. Kinukuha ko yung, para ako yung import, ganyan. Ang kalaban ko, mga XPBA. Kaya ko naman. Kahit mga XPBA. Meron pa nga akong kalaban, si ano, naalala ko, si Darryl Smith. Your podcast journey starts here. Take the first step. On your side, hustle with us. It starts with a great domain. Get your podcast web host with Beard and Coffee at www.beardandcoffee.com.au or find us at Facebook. Nakaya ko naman, gumagawa ko. Kasi lakas ko talaga tumalong dati, pinagsupalpal ko sila. Mga XPB, Don Cuspanis, sila Peter, sila Edward Naron. Kaya ko. Pero yun nga lang, pag try out ko, wala, di ako nakukuha, di ako na ano. Kasi syempre, that time, ano, nipis ako masyado, hindi ako yung ano, yung sobrang payat. Pero malakas ako pumalo, may ano na ako. May potential na, sabi nila, may potential na daw sa ano, pero di naman nakukuha. Sabi ko, ano ba yan? So, paano nagsimula yung swerte mo? Kasi kung hindi ka na nakukuha, biglang, syempre, may ang kailangan usually ng mga player, isang opportunity lang, isang swerte. Kailan nagsimula yun? 1995, si Coach Jake pa rin yung nag-ano sa akin. Kasi that time, nag-ano siya na, nag-coach siya sa college, na-demote kasi siya. Dapat maging player na ako ng University of Cebu. Kakampi ko sana si Dondon Ontiveros. Oh, okay. That time. So, na-demote siya. Sa high school siya. So, hindi na rin ako nag-try out doon. Ganun. Kasi sa high school niya siya eh. Oo. Tapos, kinausap niya yung tina-try outan ko na ano, team ni, school ni, ano, ni Sir John Osmeña, senador. Okay, okay. Meron kasi siyang team doon sa, ano, sa high school siya, Cebu Polytechnic College. So, nung ano, kinausap niya yung coach doon, kasi kaibigan niya, nung kinausap niya, sabi niya na kunin niyo yung player na yan, ganito. Kasi ako nagturo niyan, magaling yung player yan, manun siya. Tapos sabi nung coach, nung assistant coach, sabi niya na, nag-try out sa atin yan, ganyan-ganyan. Hindi mo lang kinuha, ganyan. Yun, pinatawag ako uli. Pinapuntahan ako kasi yung mga player doon, kasama ko na maglaro doon sa mga import, mga ganyan. Yun, nung tinawag ako, pinuntahan ako sa bahay, pinareport ako kinabukasan. Tapos, yun na, nagpa-enroll ako, pina-enroll na ako, kinuha ako, naglaro kami ng sunal yung sa amin pa eh. Tapos para magkipag, ano yun eh, compete sa national, kung sino yung papasok sa finals. Doon ako nag-start talaga. Naglaro kami ng kalaban Southwestern. Yung Southwestern, yung time na yun, sila yung champion eh. Oo. Tapos nung naglaban kami, ang tambak ng team namin, yung Polytechnic, aabot yun ng 40. Mga ganun. 40, 50. Pag yun ang kalaban, Southwestern. Kasi super ano talaga yun. Super team talaga yung line up na yung mga player yun. Sila Danny Aying, mga XPBA din. XPBL, sila, marami yun sila. Kaya yung una, nung game na talaga, nakita talaga nila maganda yung pinakita ko. Opensa, depensa, tapos malakas, nakaka-rebound ako, ganun. Doon talaga nag-start, na-shock sila lahat. Sino ba anak to? Kasi dumalamang pa kami ng Southwestern, hindi na kami natambakan ng 50, 40. Pero natalo kami by 8 points lang that time. So doon pa kumawa ng marka. Ika nga. Oo, doon nag-start na talaga. Eh, yun, sabi, sino ba tong, kanino ba tong anak? Eh, yung dad ko kasi kilalang kilala sa Cebu. Ano kasi yun, pulis. Kilala siya. Eh, junior niya kasi ako, Roger Yap. Anak niya ni, ano, ni Major Yap. Ganyan. Ni Roger Yap. Junior niya yun. Yun na, nag-start na. Roger Yap, junior. Ha? Ganun na. Doon na nagsimula. Tapos, pag pangalawang game noon, yung Cebu Doctors naman, palagi yung third placer yung Cebu Doctors. Tinambakan namin. Ako yung parang best player that time nung nilero kami.
Yun na, nag-boom na yung pangalan ko. Start na yun. Tapos may nagkukuha na. Tapos kinuha kami ni Coach Pablo sa ano sa San Jose Recoletos. Kaya lumipat na ako doon na Ayun. Are you a podcaster who's getting frustrated because your show results are not in your favor? Are you losing hope because you feel like podcasting doesn't help you generate income? Are you a podcast service provider who is struggling to meet your clients' expectations? If yes, head on to www.podkai.com. Book a call with the founder of Podkai Media, Kai Villanueva, and get clear and proven strategies to earn through podcasting. Anong reaction ng tatay mo yung medyo umaangat na yung career mo sa basketball? Siyempre, proud na proud siya. Hindi lang kami proud sa kanya kasi actually, sobrang proud din ako sa dad ko. Dahil kahit pa paano, puli siya. Ano, yun nga. Ten outstanding siya, ganun. Kaya, pareho kami. Proud kami sa isa't isa. Hindi niya inakala eh. No? Naano niya eh. Naano niya rin yung gusto ko eh. Yung gusto niya na basketball player ako. Natupad din. At saka nakilala na ako sa Cebu. Kaya sobrang proud siya habang Sino ba yung mga naging idolo mo sa basketball? Yung paglaki mo? Ang idol ko talaga, marami akong idol eh. Mon Fernandez, Victor Calma, Berhel Meneses, madami akong idol. Alvin Patrimonio, Johnny. Yun yung mga idol ko, Arnaiz. Madami akong idol, pero kung isa lang Michael Jordan ako eh. Idol ko talaga, yun talaga yung pinaka-idol ko, wala lang Michael Jordan. Yun talaga yung pinaka-idol ko. Lingit sa kaalaman ng lahat, no? Katulad ng sinabi ko kanina, naging MVP ka sa PBL, Philippine Basketball League. Masasabi, paano mo nagawa ito? Can you tell us? Kasi especially you played at that time na maraming mga sikat na players sa iyo, 'di ba? Like nanalo ka noong 2001, tama ba ako, sa Shark 2000, Energy. 2000, oh, yun. 2000. Shark Energy drink under kay Coach Leo Austria. Paano mo nagawa to? Kasi hindi ka ba na pressure? Parang syempre yung mga kalaban mo medyo sikat ang pangalan yung nakalaban mo sa para sa PBL. Sa akin kasi baliwala sa akin yung mga pangalan eh pag nandun na sa court eh. Basta ako trabaho lang, laro lang ako. Ina-enjoy ko lang yung game. Wala sa akin yung kung sikat ka o ano. Mas na-challenge na ako eh. Mas na ako. Pero nung pagpasok ko talaga doon sa choking kami, unang game ko, sabi ko, kaya ko to. Kasi nung naglaro kami sa Cebu base pa ako that time, choking Cebu pa ako. Dumating kasi yung Bismin, Visayas Cup. Visayas Cup, Luzon, Visaya, anong tawag nun? Visayas Mindanao Cup. PBL Visayas Mindanao Cup. Ang nandun sa Cebu nung time na yon, Tanduay, sila Willie Miller, at saka Will Coach, sila Dimape. Kilala na sila nung time na yon eh. Yes. Tinatalo namin yan eh. Ako yung gumagawa. Siyempre sabi ko, kaya ko na to pagdating ko sa kaya ko na to. Kasi minsan, sinabihan din ako nila Coach Gabi nung nandun pa kami sa Cebu na pa-drop ka na kasi 'di ba sa PBL may drafting din. Yes. So, drop ka na, kukunin ka namin. Sabi din ni Al Francis Chua na pwede ka na bata, ganyan. Sabi, pwede ka na doon. Kayang-kaya mo na 'yan. Yan. Sabi ko, try ko coach, ganyan kasi meron na akong kay Sir Jesse kasi yung kumuha sa akin, Jesse Chua. Sa Chowking siya yung manager noon. Kaya yun, na-drop ako. Actually, nagpa-drop talaga ako that time. Sige, pa-drop ako. Sabi ko kay Sir Jess. Pagpa-drop ko, 1999, kinuha ako ng well coach. Tapos, ang daming magagaling na players din doon, ha? Oo. Sila Aliado yung time na yun. Kinuha ako ng well coach. Tapos, tinrade nila ako kay Manuel. Kasi yung choking, kinuha din yung Manuel, yung gusto nila. So, nag-trade kami ngayon. So, doon ako naglaro na sa choking. Si Manuel sa Wilco.
Tapos nag-Rookie of the Year ako. Oo. Yung start ko talaga, medyo nag-ano yung pangalan ko kaagad sa sa PBL. Oo. Pagka ano niyan, naglaro pa, second conference yan, nag-MVP naman ako. Yun yung pag-MVP ko na kinausap ako ni Coach Leo, dapat magpa-draft na ako sa PBL, PBA nun eh. 2000. So you want to start a podcast, or perhaps you've already started one, but you're still unclear on how you can actually make this podcasting work. No worries. That's why we're here for you. We are Guerrilla Podcast Syndicate, powered by Kangaroo Fern Media Lab. Join our network. Contact us at info@kangaroofern.com because we're stronger together. I see. Sabi ni Coach Lee, wag ka muna magpa-draft. Sabi ko, di mo na talaga ako magpa-draft, Coach. Gusto ko muna mag-MVP. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, oh, sige, tulungan tayo. Kasi gusto rin ni Coach Leo na mag-ano nun eh, mag-coach of the year. Yun ako nga namin pareho. Yun. So parang hindi ka naman na ano kinabahan nung pumunta ka na, lumuwas ka na sa Manila? Ay, hindi. Wala. So hindi, talagang ano, tapang. Sanay na kasi kami. Sanay na kami magbe-biyahe. Sa Cebu kasi kinukuha kami. Biyahe kami Mindanao. Kahit saan-saan kami napupunta eh. Kaya parang ano lang, baliwala na. Basta sa amin, laro lang eh. Yun lang talaga eh. Now, after ng PBL career mo, yung nga, na-name ka nga as one of the top players in the PBL history eh, di ba? Umakyat ka na sa PBA at na-pick ka bilang 9th pick overall in Purefoods. Ito, inasahan mo ba na mapipili ka sa first round pa lang? Oo, kasi kung hindi nga lang siguro nag-ano, nagpa-drop yung mga ano, yung mga galing NBA, yung Metropolitan, ano, basketball. Oo. Sila Willie. Baka nga ako pa yung mag-number one sa overall. Kasi, nung time na yon ako yung talagang sobrang matunog sa PBL. Oo. Biglang nagpa-drop kasi, ang ginagawa kasi ng ano, sa yung NBA, dapat kasi sa kanila dati, direct hire. E ngayon, biglang sinali sila sa drafting. Kaya ang daming, ano nun, ang daming nagpa-ano nun na tawag nito. Nakuha. Nakuha. Kadalasan nga, nakuha. Si Miller, number one talaga. Siya number one sa grupo namin. Oo. Galing NBA. Yes, yung kasabayan mo rin pala sina, ano, sina Mark Kagiwa. Sina Marvin Ortigera, yung mga ganyan, sina Rayback. Oh, kami. Rayback, Arigo. Malakas din 'yon, malakas yung ano na 'yon. Yung batch na 'yon. Yung mga batch namin, Now, yung mapupunta ka sa Purefoods, na-expect mo ba 'yon na parang kinausap ka na ng Purefoods o kukunin ka namin o nagulat ka ay Purefoods ang kumuha sa akin? Hindi ako kinausap ng Purefoods na ano ipipick nila ako. Pero kinausap ako ni Coach Ryan. That time si Coach Ryan yung assistant kasi. Si Coach Ryan, ano siya yung commentator ng PBL. Sabi niya, pag nagpa-draft ka, pag naabutan ka namin, kukunin kita. Si Coach Ryan mismo nag-ano niya, nagsabi sa akin. Kaya, pasalamat pa rin ako si Coach Ryan talaga. Kinik nila ako noon. Yes. At syempre, yung nadampot ka ng yung koponan na Purefoods, pero parang hindi naging maganda yung season mo, yung panimula sa PBA. Ano nangyari ba? Kasi parang limited minutes kaya yata noon eh. Oo, kasi si Coach Altamirano kasi hindi mahilig gumamit ng rookie. Ang ano ko pa noon, nandun sila Boyet, nandun sila si Noy Castillo. Medyo malakas yung pamalitan ko eh. Oo. So, nandun sila si Ray Bangilista. So, kaya matami. Medyo ano ako sa ano noon, limited lang talaga yung time ko. Hindi ako gamit ni ano ni. Pero pag ginagamit niya naman ako, talaga binibigay ko naman yung ano ko, yung best ko maglaro. Hindi ka naman parang yung bumaba yung moral mo, yung hindi ka masyado ginagamit nun? Ay, hindi naman. Mm-hmm. Okay lang naman yun sa akin.
Kasi naano ko rin naman, naiintindihan ko rin naman kasi mas ano nila dahil eh, that time si Noy, ang lakas din ni Noy. Shooter. Kaya yung parang trigger man sa Purefoods na. Kaya naiintindihan ko rin naman yung kung ano yung roles ko. At saka, nung na-drop kasi ako, may dalawang player na nagsabi sa akin, mag-adjust ka para tumagal ka sa PBA. Ang yun kaya yun yung ginawa ko, inano ko yung mga pa, yung sinasabi nila, yung payo nila o ganito, ganito para magtagal daw ganyan. Kasi walang ano, walang scorer na nagtagal diyan. Mas maganda yung ano ka, yung score, madali na yung score eh. Kailangan mag-focus ka depensa. Kaya doon ako nag-ano talaga focus ko depensa. Ang nagsabi nun si Jerry Cordillera at saka si Freddy Abuda. Yung mga defensive ano yun eh. Yung mga kuya na yun eh. Makikinig ka talaga. Oo. Ano yun eh. Mga veterano yun sa defensa. Kaya ano ko talaga yun. Kaya nag-focus ako noon. Nag-ano ako. Kaya nung paglaro ko or on asa ganyan. Kahit ano. Pero kung time lang talagang kailangan ng score, score talaga ako. Lalo na pagpagod na yung mga ano sila Kirby, the Jane. Pag sinasabi, oh, ikaw naman, di ako naman. Eh, advantage ako sa ano dahil ang laki kong guard eh. Sila Alapag, pag naano ko, humihingi na yan ng help. Pag ako na pumoste, kawawa na. Yun nga, big guard yung ano mo. So parang, yung pala yung ano, naging, kasi ang raming nagulat eh. Kasi sabi, sa PBL, gumagawa to ng mga 20, ganyan. Pag sa PBL, mga 10-10 lang. Eh, nakikipag-anuan pa ako dun eh. Discussion pa ako sa mga kaibigan ko. Sabi, paano naman gagawa ng 20 yan? Eh, ang dami nilang scorer. So, pero minsan gumagawa din ako. Marami din akong ano, game na gumagawa ko. 20 plus. 18, mga ganyan. Marami din game. Pero basta, yung focus mo nun, depensa talaga. Yun kasi yung ano. Kasi ginawa ko lang yung roles ko sa ano sa team. Kasi, madami ng offense sa opensa, madami na eh. Nandun na yung James Rapp. Nandun na yung Peter Simon, Kirby Rimondo. Madami na eh. Sobrang dami na. Kaya kailangan, i-balance mo rin eh sa team. Kaya kailangan, kami ni Pingris, yan, depensa kami. Score kami. Ganon kami. Laping, si Ray Bagnista, ganon kami. Now, after nung Purefoods mo, yung first 2 years sa PBA, pumunta ka ng FedEx, pati Shell. We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise@guerrillapodcastsyndicate.com. Dito gumanda na yung performance mo. Ano naging susi dito sa magandang performance mo sa FedEx and Shell? Hindi, maganda rin naman performance ko 2002. Kasi kami nag-champion. Ako yung nag-depensa nung import nung Alaska. Di, nalimutan ko yan. So, si Riley. Ako nag-depensa nung na limit ko ng ano, miscore lang ng 8. Lang. So, okay naman pero nagka-ano lang dahil nung time na yon sa Purefoods, nag-expire yung contract ko. Eh bumalik kasi noon time na yun si Coach Altamirano. Hindi nga mahilig sa mga ano. Si Coach Ryan yung time nag-champion kami, naggamit-gamit ako eh. Ginamit niya talaga ako eh. Kaya nung time na ano, na-trade niya ako kasi pinalit ako kay Dimape at saka kay Rudy Santos. Kaya medyo nag-worry ako nung time na yun dahil medyo malapit na yung ano eh. Liga, malapit na mag-start. Wala akong team. Binitawan ako bigla ng Purefoods. Subuti na lang, yung manager ko, kinausap ko yung manager ko, sabi niya, sige, i-ano kita sa R21. Kaya naglaro ako ng R21 kay Ander, kay Coach Derek Pumarin. Okay naman si Coach Derek, magaling din magturo eh. Kasundin mo lang yung ano niya, yung pinapagawa niya. Okay siya eh. Mahilig pa sa mga defensive guards yun. Oo, mahilig si Coach Derek eh. Depensa yung gusto din niya eh. Yung time na yun, balance din kami. May depensa, may opensa na. Kasi meron kaming Berhel Meneses. Meron rin ritualo kami mag-opensa. Tapos nasa amin pa yun si John Perriols. Yun, kaya maganda naman din yung ano namin. Tapos kami nila Jerry noon, depensa lang kami. Kami nila Omansi, si Yansky. Medyo maganda din.
muntik pa nga kami pumasok sa finals nun eh. Oo, sayang. Sayang yun. Oo, pero tapos, yun, kinapos lang. Yung 2005, bumalik ka ulit sa Purefoods. Ah, paano nangyari to? Ano yung, sinabihan ka ba ng Purefoods na kukunin ka namin ulit, etc.? Ano ba nangyari? Noong 2005 kasi, na-trade ako sa Shell. Oo. Tapos, tuwing kalaban namin yung Purefoods, quarterfinals, hindi sila mananalo, tapos ako pa yung best player. Ako yung best player palagi, pag ano, pag naglaban kami. Tapos yun nga, eh, biglang nag-ano yung Shell, di ba, na mag-ano muna sila, disband. So, yun, kinuha nila ako uli. Inano nila ako uli. Sakto, tapos, si Coach Ryan na yan eh. Oo, si Coach Ryan na. Tapos yun, pag pasok ko, tinrade din nila, kinuha din nila si Pingris. So, nagkasama kami ni Pingris ngayon. Nagkasama kami sa R21. Nagkasama pa kami ngayon sa Purefoods. Oo. Yung start, ano na yun, yung taon na yun. Uh-oh. Lumaban ka agad si Coach Ryan ng finals noon. Natalo lang kami kasi may import yun eh. Natalo kami. Pero at least, si Coach Ryan noon, si quarterfinals lang siya, biglang nag-final siya kagad. Naano niya kagad yun. Kaya, tapos, pagka all Filipino noon, nag-champion pa kami. Oh. So, yun na yung start noon hanggang nag-ano. Yun yung pagka-injury ni ano, yung kay Eugene, nag-champion kami. Yes. All Filipino. Kaya naka-33 kami dito sa ano, sa Jersey. At yun yung time na naging part ka na ng core team. Hindi ka na reserve. Oo. Yun na yun. Na. Start na talaga yun. Ano ako? Naging ano na talaga ako ni Coach Ryan. Kasi yun na rin yung time na nagkaroon ako. Naka-receive ako ng award. Mythical. Yun. Describe mo nga yung feeling mo nung nalaman mo babalik ka sa Purefoods. Sobrang saya ko noon. Sa totoo lang. Kasi... July yun magbe-birthday ako noon eh. Birthday, magbe-birthday ako. Birthday ko ba yun? Tumawag bigla si Sir Pardo sa akin, si Group Pardo. Sabi niya, oh, amin ka na. Sabi ko, Sir, totoo ba yan? Ganyan, balik ako dyan. Birthday ko yun, parang birthday ko yan. Na, ano, sobrang tuwan, nandun ako sa Cebu noon eh. Oh, sige, mag-report ka na dito sa ano, sa 5. Sa August 5 yun eh. Ang report ko noon. Kaya umuwi kagad ako after birthday ko. Kasi August 3 ako, after birthday ko, umuwi kagad ako dito. Nag-report kagad ako. Yun, nag-ano kami nila kay Ryan. Nag-uusap kagad kami. Oh, ganito, same pa rin. Tulungan tayo. Ganyan na yan. Ano yung feeling mo nung naka-receive ka na ng Mythical First Team Award? Di ba? Parang... Tumaas rin yung ano ko noon, kumpiyansa ko noon nung time na yun. Kasi syempre, bihira lang din yung award na yun eh. Yes. Para sa akin, pangalawa na rin yung sa ano, MVP, tapos yun na yun eh. Diba? Mythical 5 ka na eh. Oo. Kahit papano, naka-ano na yan. Hindi na yan mabubura. Oo, tama, tama. Diba? Masaya, pat masaya ako na ano, kahit papano, kahit ilang years lang naglaro, eh, nakuha ko rin naman yung mga, ano, kahit hindi ko nakuha yung MVP, nakuha ko Mythical 5, second Mythical, defensive, nakuha ko yun, nakuha ko rin. Pero, parang successful na ako sa, ano na ako, sobrang happy na ako sa career. Sa career ko. Oo. Ano sabi ng mga pamilya mo nasa Cebu at that time? Nagulat ba sila? Like what you hear so far? Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. This podcast is possible by listeners like you. Thank you for your support. Now back to the show. Hindi naman sila nagugulat na makukuha ko yung award na yun. Alam naman nila kung paano ako maglaro din. Sanay na sila sa akin. Ano. Kaya sila din, sobrang proud sila. Kasi... Doon pa sa Cebu, mga liga-liga din doon. Nag-invite rin ako, ganyan. Tama, tama. Tapos so, sa PBL, nakuha ko rin yung MVP. Nakuha ko finals MVP, Rookie of the Year, Mythical, ganyan. Kaya alam na nila yun, ano na nila.
I see. So you played with the franchise for 7 more seasons. Actually, patuloy mo pinapabilib yung mga basketball fans, lalo na yung Purefoods fans at that time. Kasi yung style of play mo, parang kakaiba. You were playing behind sa likod ng mga sikat na pangalan, pero nakakapag-perform ka pa ng maayos. Tapos, nagiging best player ka pa, gumagawa ka pa. Paano mo nagagawa ito? Hindi, yun nga, sabi ko nga, sa amin kasi sa Purefoods, wala kasing ano, yung kanya-kanyang ano, kasi kami doon, tulungan kami. Kung pagod na si Kirby mag-opensa, pagod na si James. Kasi ako kasi, as a point guard, inuuna ko muna sila. Hindi ko muna inuuna sarili ko. Pero pag time na pagod na sila, sasabihin nila sa akin, oh, ikaw naman, ganyan-ganyan. Para doon ako, ano, discarded. Ganun kasi kami doon. Bigayan kami doon. Hindi kami nag-ano doon. Nag-agawan sa ano. Hindi ka naman ganun ka-flashy maglaro. In fact, tahimik ka nga eh, di ba? Pero you do the dirty work. Kakaiba mo nga yung laro mo eh. Di ba? Mabagal. Sa tingin nga, sabi nga nila, Billups na rin. Kasi Billups daw eh, ng Pilipinas. Oo. Kasi parang, pag tinitignan yung laro mo, tika, ang bagal naman itong maglaro, pero iniiwanan mo yung mga kalaban mo. Tapos yung tira mo, parang kakaiba, pero pumapasok. Ano ba yung sikreto? Yung tira ko naman, idol ko kasi doon si Sam Builin. Yun kasi yung ano ko, kaya nag-ano din ako sa ere. Kaya idol ko rin talaga yun si ano, si Idol Samboy. Kasi yun, okay. Yun yung napapansin ko lagi. Sabi ko, teka, ang bagal naman kumilos, pero iwan niya yung kalaban niya. Sabi ko, kaya kakaiba. Sabi ko, kakaiba yung laro ni Roger Yap. Piso-piso kung saan pa piso-piso. Hindi naman, kailangan lang din naman kasi sa basketball naman, utakan eh. Hindi naman yan pabilisan lang. Yes, yes. Now, anuhin mo yung bilis, talo naman yung team mo, ganun, di ba? Tama. Kaya kailangan diskarte pa din. Sa isang Zoom meeting nyo ng Purefoods team, napanood ko rin yun eh. Kasi kaklasiko dati si Paul Artadi. So nakikita ko yung ano niya. So ang kaklase tuloy ka batch, lower batch pala. Batch mo sa UA. Hindi, lower batch, sa Lasal before. Lower batch. Yung grade school, high school. Now, ikaw daw yung tipong kuya o parang teacher na so, tipong strict, yung taga-collect ng fines, taga-remind o kailangan mo bayaran nito. Ano ba to? In-assign sa'yo o kusang loob ka nagpresinta na ikaw yung parang magiging ano, remind, taga-remind ng mga tao sa team? Hindi, actually, meron talaga kami roles doon. Ang inaanuuna nun sila Richard yun. Kung nawala si Richard, sobrang higpit din yun eh, si Richard. Kasi pag late ka, ganito, ganyan, tumunog yung cellphone mo, part naman din sa disiplina. Mm-hmm. Tapos sabi ni Coach Ryan sa akin, ngayon, wala si Richard. Na-trade kasi si Richard eh. Si Roger na yung mag-ano sa inyo, ganyan-ganyan. Kaya, para sa akin, disiplina pa rin yun eh. Kaya, okay lang. Ano ko lang. Basta, pero minsan, may nakikiusap din na ano, pag na ano, ganyan. Pero, daan na lang sa lukuhan, ganyan. Sa isang team ba, sa team na kunyari yan, Purefoods, anong grupo ka doon? Ikaw ba yung loko-loko? Ikaw ba yung palabiro? Palaprank? Ikaw ba yung seryoso? O ikaw ba yung parang mahigpit? O yung parang kuya-kuya? Sa amin, nung time namin, pagdating sa laro, seryoso ako. Oo. Pero pagdating sa ano, usap, kwentuhan, banding, tapos tuwing umaga, ako yung unang darating, ako yung ano, magdadala ako tinapay, para breakfast namin, ganyan. Salo-salo kami doon. Pero sa laro talaga ano ako, di ako makakausap ng ano. Kahit mga fans nagtataka sila na ano, suplado. Pag naglaro ako, suplado daw ganyan. Sabi ko, hindi, focus lang ako sa laro kasi mas maganda yung ano kasi para sa inyo rin naman. Kasi pag nanalo sa amin, karangalan namin, karangalan niyo rin, hindi lang ano, di ba? Nice. Kaya pagdating sa ano, wala namang problema pagdating after ng game, after ng ano, mga practice, yun, biroan, tawanan. Tapos,
mag-ano sa mga fans. Walang problema na. I see. Pinapaliwanag ko rin naman sa kanila. Ah, that's good. That's good naman. Ano yung time na parang sinabi mong parang officially, eto pala, may tanong eh. Officially retired ka na ba sa paglalaro? Hindi pa. Kaya pa. Maglalaro pa din ako. Last February, naglaro pa ako nga dun sa ano, charter day ng ano, Cebu City. Kasama ko si Dondon, Tiberos. Ayun. Kasama ko din, naglaro kami at saka mga bata dun, anak ni Dondon. Uy, maglalilipat nga ng Lasal yun. Oh, potential din na bata, magaling din. Magaling. Now, after yung Purefoods, na-trade ka sa Barako Bull, what was the feeling at that time na parang na-trade ka na? Parang nabigla ka ba? Sumama loob mo? O parang ano ba ang naramdaman ng isang Roger Yap at that time? Hindi, ano yun. Hindi naman. Gusto ko rin naman yun kasi nung pumunta si Boss Alvin dito sa bahay, yun nga, kasi masyadong masikip na yung ano ng BMIC nung time na yun, nung kay Coach Tim Kuhn, kasi ang daming guards. Yes. So, sinabihan ako ni Boss Alvin na ipahiram muna sa San Miguel, EBL, ng 2 months. Ah, okay. Tapos papipirmahin ako ng kontrata na sa Petron, 3 taon. Yung time na yun, sobrang, doon na siguro, sobrang malas lang siguro, ano, start nun. Kasi nung time na yun, nag-EBL ako, nandun si Turuman. May nagka-problema kasi kami noon nila, ano, may basta mayroong about sa, ano, pera nawawala. Tapos, ang boss nung time na yun, si Noli Yaler, si Boss Noli. Napag-initan ako doon. Kasi, siyempre, lumalabas lang din sa, ano, yung pagka, ano, anak ako ng pulis eh. Siyempre, may pagka, ano, bakit ganito, ganyan. May mga nangyayari kasi. Tapos, yun na, after ng, ano, ng EBL, pumunta ako Petron. Nag-report na ako doon kasi doon nga talaga yung kontrata ko. Yes, yes. So, pag-report ko doon, kinausap ako ni Boss Hector, siya yung team manager nung time na yun. Nung kinausap niya ako, sabi niya na ano ka lang namin sa Barako. Kasi si Turuman yung magko-consultant dito. Ibig sabihin, si Turuman yung mag-head coach. Oo. So, nagka-problema kami ni Turuman. Kaya na. Nagsumbong siya kaya ano nun eh. Pero sila Coach Bobby Parks naman, walang problema. Kasi meron nangyari na ano din eh, na naglaro kami sa Malaysia, kaya nagalit siya sa akin. Kinuha niya bigla kay Bobby Parks. E si Coach Bobby kasi yung head coach namin noon, may recent days lang siya. Wala na yun. Kinuha niya bigla yung board, binunot niya. Parang, para sa akin, as a player, parang walang respeto. Porque ano, parang walang respeto sa mga ano. Hindi porque consultant ka, gaganunin mo na yung head coach. Yun yung parang sa ano ko lang. Yes. Opinion ko lang, ano ko lang. Parang pangit. Kaya tuwing nandyan siya, sinabihan ako ni Boss Robert noon, sinabi ko kay Boss Robert na ganun ang nangyayari. Ganyan. Kasi si Coach Bobby nagsumbong rin sa kanila. Tapos pinatawag kami, o sige, pag nangyari uli yan, ganyan, iskrinan nyo na lang. Ganun. Ang ginawa ko, in-screenan ko, hindi ko pinapano, nagagalit sa akin. Doon nag-start yun talaga, doon nag-start. Tapos hindi ko akalain, siya rin ang yung mag-consultant doon, maging head coach doon sa Petron. So, nalipat ako Barako. Sabi ko, okay lang din. Kasi, noong time sa Barako, si Coach Jonel Bakuli, kilala ko eh. Kung paano naglaro. Alam niya, kasi kami yung magkalaban sa PBL dati eh. Pagpasok ko nga kagad, sabi niya sa akin eh. Ito nagpapahirap sa akin ng PBL eh. Ano eh. Pero natawa ako doon, in-screenan talaga. Oo, ganun talaga ginagawa ko kasi utos naman ni ano noon, ni Boss Robert. Boss Robert. Oo. ano yung pakiramdam ng naglalaro kasama ng isang team
na maraming superstars. Saan? Sa Purefoods. Sa Purefoods. Tapos yung nga, yung sa Wellcoat. Pero sa akin, wala. Mm-hmm. Pare-pareho kami. Walang superstar sa akin. Mm-hmm. Kahit si James Shop, hindi ko inaano siya na superstar. Ano, ganyan. Kahit MVP siya. Ano. Kasi mm-hmm. kung wala ang Roger Yap taga-Pasa sa kanya, hindi siya mag-MVP. Kaya sa akin, bala, kahit ano, di, ano lang. Wala yun sa akin. Kahit sila Kirby, hindi ko inaano na superstar. Basta, yes. Kung pagdating sa laro, pare-pareho kami doon. Wala kaming ano na star to, ganyan. Yes. Walang ano, walang ganunan. Ano yung memorable moment sa buong basketball career mo? Marami. Mm-hmm. Una, ano, yung sa PBL, meron, mm-hmm. ano din, sa Cebu, meron din. Nung bago ako umakyat sa PBL, na lumamang ng 9 points yung kalaban, championship kami, chowking ako noon eh, chowking Cebu. Mm-hmm. Lamang yung Imloiler doon, ng 9 points, 22 seconds, bola namin, tinira ko ng 3 points. Tapos nag 18 seconds, ganun, 6 points na lang. Na agaw namin, tinira ko na naman ulit ng 3, naging 3 na lang. Na turnover na naman sila, tinira ko na naman ng 3, nag-overtime, hanggang nanalo kami. Ako pa naging MVP. Yun, isa yun sa pinaka ano. Tapos yung Purefoods kami, meron din ano nun, 2002. Mm-hmm. Behind kami ng ano sa Alaska, 0-2 kami. Mm-hmm. Noong game 1, ginamit ako saglit ni Coach Ryan. Ang binabad niya nung time na yun si Coach Ronnie. Mm-hmm. Tapos game 2, binabad uli niya si Coach Ronnie, napagod. Eh, siyempre, si Coach Ronnie nung time na yun, medyo may edad na rin. Yes, yes. So, yun. Ako yung ginamit ni Coach Ryan. Nag-focus mm-hmm. ako sa import. Nagawa ko naman yung ano, tapos nanalo kami. 1-2, naging 2-2, naging 3-2. Nag-champion kami. Yun, isa yun sa mga memorable na ano ko. Sobrang ano. At saka yung makareceive ko ng award, syempre. Yes. Ano naman yung biggest regret mo sa basketball career? Yung pinanghihinayang mo? Eh, syempre, yung ano, yung time na ano, kasi alam ko kaya ko pa eh. Tapos, nandun na ako sa barako. Kinuha ako ng kasi si Coach Ryan, kinuha ako. Eh, alam ko kaya ko pang maglaro, ganyan-ganyan, pero inipit ako. Yun yung nakakaano yun. Mm-hmm. Inipit yung kontrata ko. Yes, yes. Pati bonus ko, di binibigay, ganyan. Nakakaano. Yun yung isa sa mga naano ko. Kaya sabi ko, hindi na lang. Okay na, hinto na lang ako dito sa PBA. Ganyan-ganyan. Kaya nag-stop talaga ako. Naglalaro na lang ako commercial. I see. Kasi sa barako, di talaga binigay. Bonus ko, di binigay yung bonus ko. Ayun ka ngayon. Reserve pa ako. Oo. Nung time na yun, eh, hindi ko naman kasalanan. Ano, sila naman mismong nag-reserve. Yung manager. Yes. Ganda yung usapan namin sa manager. Mm-hmm. Hanggang ngayon, hindi nila binigay yun. Mm-hmm. Inayaan ko na lang, na-issue pa nga ako niyan kay Snow, di ba? Ano ni Snow? Kasi naglabas ako ng ano, kung ano yung totoo. Oo. Sa akin naman, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Inano ko lang. I see. Ano yung worst moment mo naman sa basketball career? Wala eh. Wala yung worst. Wala. Wala akong ano. Blessed ka lang na blessed. So, oh, ano lang. Hindi na, wala namang ano. Mm-hmm. I see. Kasi, wala akong maalala. Worst talaga na ano. Siguro yung minor lang naman. Eh. Na-injury ako, na-operahan. Minor lang. Pinatanggal ko lang. Ah, okay. Hindi lang yung ano. Pero wala talaga ano. Gusto ko yung magpatanggal yung bone spur na ano. Oo. Nice. Pero wala akong ano na worst talaga na ano. Buti, no? O nga, wala akong narinig sa'yo na may worst na injure ka na matagal, eh, no? Wala. So, alaga mo talaga yung katawan. Kasi, oo, ako pag, ano,
kahit bumagsak ako, laro pa din eh. Kinabukasan, laro pa din. Wala akong ano eh. Uh-oh. Hindi ko iniisip yung mga ganyan eh. Uh-oh. Ay, iniisip ko yung team talaga eh. At tuwing ano, kailangan, nandyan ako para manalo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Kasi mahirap pag nagkulang, ganito. Iba na naman yung takbo ng ano. Kasi, hindi sa nagana ko. Sila, ano kasi, yung ibang guards, hindi nila magagawa din yung ginagawa ko eh. Kaya, si Paul, okay lang. Oo. Pero yung iba, yung sino yung papalit, eh, yun yung mahirap. I see. Kaya, kailangan talaga, ako, nandun. Kaya wala, wala akong naalala ng sobrang, ano, yung worst talaga. Siyempre, medyo nagkakaedad na rin tayo lahat. Do you see yourself na magiging basketball coach in the near future? Actually, nag-coach ako sa JSIS eh. Sa UNTD Cup. Okay. Tapos doon sa Cebu, nagpo-coach-coach na din ako doon sa Cebu. So nagsisimula ka na? Nag-start na talaga ako mag-ano. Ah, I see. What advice can you give to the younger players? Especially dong yung sa mga sa Cebu na naglo-look up sa'yo. Na ay, gusto ko yung maging katulad ng isang Roger Yap. Anong mga advice na maibabahagi mo? Siguro, basta patuloy lang nila kung ano yung pangarap nila. Kasi, at saka isa pa, iwasan nilang lalo na yung drugs, iwasan nila yung bisyo, ganyan-ganyan. Kasi sa basketball, kailangan may disiplina din sa sarili talaga. Kasi kailangan mo yan eh. Kasi, siguro, hindi mo rin maramdaman yan habang bata ka, pero pag tumanda ka, diba? Yeah. Kaya, sana anuhin nila yung lalo na yung mga nag-i-start pa lang, magano sa yung nagba-varsity na sa Cebu ganyan. I see. Sana patuloy nila yung ano nila, pangarap nila na makapasok sa PBA o ano, saan mang liga. Kasi yun yung importante. Wala namang masamang mangarap eh. Oo, tama. Lahat naman libre yun. Yes. Kaya yun ako din, ganun din talaga ako eh. Una nga, talon-talon lang yung pangarap ko. Maabot ko itong ganito, ganyan, ganyan. Maabot ko itong PBL. Okay na ako. Tapos biglang binigyan pa ako ng blessing ni Lord. Yeah. Naabot ko pa yung PBL. Diba? Super blessed na ako dun. Kasi ako talaga dream ko PBL lang. Kasi pag naka-PBL ka sa ano dati, sa Cebu, sobrang sikat ka na. Pag galing ka PBL. Eh, lalo na, na PBA pa, diba? Oo. Kaya, ano lang nila, tuloy lang nila kung ano yung ano nila, dream nila sa buhay nila. Meron ka bang parang anak na gustong sumunod sa yapak mo na maging basketball player? Sana nga itong bunso ko. Kasi yung ano, wala, di nag-ano eh. Sabi ko nga sa kanya, kasi maliit lang di ba, ano lang, 5'7 lang. Sabi ko sa kanya, ano na lang, mag-aral ka na lang na para ano, ganyan. Kasi, sa basketball naman kasi swertihan lang din, hindi naman lahat nakakapasok talaga sa PBA. Yes. Kahit na paglaro ka na diyan sa mga school, na paglaro ka na ng ano. Para sa iyo talaga, para sa iyo. Kasi ako naman, hindi ko talaga in-expect na ma-PBA ako, kagaya ng sinasabi ko sa iyo kanina na ano. Dami kong school na tinatry outan sa Cebu, hindi ako nakukuha. Oh. Di ba? Isipin mo yun. Paano ako naging PBA? Oh. Di ba? Ang hero. Di ba? Feel good story. Kaya, tadhana talaga. Tadhana. Para sa akin, para sa akin talaga. Di ba? Oh. Eto, bago tayo magtapos, meron tayong mga rapid test. Total, ano naman eh. Uso mga rapid test dyan eh. So, sabihin mo kung ano yung unang pumasok sa utak mo sa mga tanong na to. Sino pinakamagaling na PBA player ngayon maliban kay Junmar Fajardo? Bihira na akong manood ng ano, PBA. Calvin Abue ba? Yeah. Calvin. Oo. Yung panahon mo, sino ang pinakamagaling na PBA player? Yung naglalaro ka pa sa PBA. Para sa'yo. Si Alvin pa rin ako, naabutan ko. Alvin pa rin. player na naging malapit sa'yo, either kakampi mo o sa ibang team?
Sila James Yap, marami. Sila Simon, sila Rico Merhofer, madami sila. Madami. Team Purefoods, ano, malapit naman. Yes. Sila Kirby. Kung ikaw ay papipiliin na maglaro ulit sa PBA, saang team mo gustong maglaro? Siyempre, Purefoods pa din. Kung ano, Purefoods pa din, siyempre. Sino ang pinakamagaling na coach sa iyong karir? Coach Ryan, eh. Tatlong champion kami. Ito, isa lang. Sino yung pinakapaborito mong local player na kakampi? James Shop. Ayan. Sino yung pinakapaborito mong import na kakampi? Markin Chandler. Ah. Eric Brown. Si Markin. Dalawa yun eh. Oh. Dalawa kasi magaling na ano eh. Talaga na ano ko sa Purefoods eh. Oo. Oh. Pero ang hirap makausap si Derek Brown ngayon, ha? Alam ko na, interview nila eh. Na-interview nung ano eh. Oo. Oh. Sinusubukan ko nga eh. Ang hirap mag-hilap. Si, kasi busy din siguro yun dun. Oh. Si Markin Chandler, totoo bang may topak yun? Hindi naman. Oh. Mainit ang ulo kasi pag nasa laro. Hindi, gusto lang talaga din manalo. Ano talaga. Nandun yung puso niya na ano, yung heart niya na talaga gusto niya manalo. Eto, sino yung player na nahirapan kang lusutan ang depensa? Ilan ba yun? Isa lang, kahit isa. Yung unang pumasok sa isip mo. Teammate or ano? Teammate oh, or... Yes, oh, teammate. Is there ibang lista? Mahirap yun. Eto, player na nahirapan kang depensahan. Ikaw naman yung dumidepensa. Willie Miller. Mm. Bakit? Magalaw, magaslaw ba? Si Willie kasi magaling, maraming galaw. Ah. May tira, may ano, lusot. Tapos at saka malaki din yung katawan. Kaya kailangan, pag ako magdepensa kay Willie, i-deny ko na siya. Hindi ko na pare-receive ng bola. Kasi pag naka-receive ng bola, ang hirap. Ang daming galaw eh. Pipake bigla, tapos biglang papasok, ganyan. Tapos tatawanan ka lang. Oo, tapos smile-smile lang yan. Ano lang. Ito, team na ayaw mong makalaban noon dahil alam mong sasakit ang ulo mo at katawan. Wala eh. Wala. Okay, ito. Describe in 1 to 3 words. 1 to 3 words, describe mo lang ha. Coach Bonnie Garcia. Coach Bonnie Garcia, mabait. Pero ano lang, minsan tupakin. Ano lang din si Coach Bonnie, pero ayos naman. Okay naman. Coach Leo Austria. Ayun, parang papa ko na yun eh. Ano yun? Super bait yun. Wala akong masabi dun. Ano yun? Dalawang saludo ako dun. Ano yun? Yun ang papasikat sa akin. Coach Junel Bakuli. Si Coach Junel. Mabait si Coach Junel. Okay naman siya. Mm-hmm. Wala din problema kay Coach Junel. Ito, Coach Raiko Truman. Ayun, medyo... doon tayo magkakaroon. Medyo maano yun. Mahirap ano yun. Kasi gusto niya siya yung masusunod talaga eh. Mm. Hindi pang ano, hindi pang Pinoy yung ano niya. Yung laro. Oh. Ito, Coach Ryan Gregorio. Oh, sobrang okay si Coach Ryan. Kasi si Coach Ryan sa PD, yan talaga nagpapasikat sa akin. Wala akong masabi din kay Coach Ryan. Si Cap Alvin Patrimonio. Ay, super bait yan. Mm-hmm. Okay yan si Boss Cap. Ito naman, James Yap. Okay din yan si James. Walang problema din yan si James. Mabait din yan. Oo. Hindi ka ba... Hindi ba yung mapangasar? Kasi mukhang tahimik to eh. Si James. Hindi. Makulit yan. Nung nag-time na magkakampi kami nung sa ano, nung kay Coach Tim Kun. Oo. Ano yun? Yung time na napagalitan ako ni Tim Kun. Ganyan-ganyan. Coach Tim Kun. Kasi nag-uusap na kami. Palagi kami mag-aanuhan yan eh. Siya, ako magdidepensa sa kanya. Ganyan-ganyan. Pag nasupalpal ko siya, meron pa kami ano, pakain, ganyan. Uh-oh. Anuhan kami niyan.
Kasi palagi ko siya napalpal. Tatawanan ko, nagagalit yan si Coach Steve kung saan. Kasi baka bababa daw yung kumpiyansa na. Ano, ah. Pero naintindihan ko rin. Naintindihan ko rin. Okay yun si ano, James. Mark Pingris. Ah, mabait din. Sobrang ano din yun si Mark. Dikit Mark, kayo yan eh. No? Oo, oh, walang problema yan si Mark. Si Kirby Raimundo. Si Kirby kasi ano, mabait si Kirby. Siya yung parang ano namin kasi Christian yun eh. Mm-hmm. Alam ko nagpa-pastor yun eh. Oo. Siya yung parang as a leader, siya yung leader namin noong time na yun. Siya yung team captain. Mm-hmm. Yun, nagba-Bible study kami yan. Tuwing umaga, bago kami mag ano. Ah. Oh, dito na tayo. Ano, yun, ano yan si Kirby. Walang problem. Yun si Kirby. Meron ka bang gustong sabihin sa mga fans mo, supporters, and sa family mo? Ah, sa family ko, thank you sa ano, suporta nyo. Simula naglaro ako hanggang ngayon, nandiyan pa lang kayo. Sa mga fans, thank you din. Mm-hmm. Sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin at sa team na Purefoods. Thank you. Sana walang bibitaw. Kahit hindi ta, kahit natatalo tayo, okay lang yan. Nakakabawi okay. Rin yan. Next season. And of course yan, nagpapasalamat ulit tayo sa panahon na binigay mo, Roger. Alam ko, busy. Thank you din. Maraming ginagawa. And good luck sa mga saksi, sa mga susunod na gawain mo. And hopefully, makita kita sa mga as Coach Roger Yap in the near future. Diba? At sa sayang eh, ano yung pandemic eh, meron na sanang kumuha sa akin sa ano MPBL, yung bukid noon magtayo eh first pick daw ako doon sa as a coach eh nagka-pandemic baka hindi na matuloy. Oo, sana naman, di ba? Oo. Anyway, maraming salamat ulit sa mga nanonood ng ating podcast and supporters din. Likewise, sa family ko, sa wife ko si Leo and the kids, Kio and Kyle. Run. And of course, tulad ng sinasabi ko, every week, games are always exciting if there is extra session. Thank you for listening. Make sure to visit our website at www.GuerrillaPodcastSyndicate.com where you can subscribe to the show in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS so you'll never miss a show. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. You can also join the conversation with Guerrillas RV on Facebook, Twitter, and Instagram. Please consider on making a donation to help us keep making the podcast you love. If you have any questions, feel free to reach out to us. A Kangaroo Fern production.